Hello mga katek! Welcome back mga ka-WJT. Ang gagawin natin ngayon yung Mistral na electric pan. Ang sira nito, pag inon ko, na medyo mabagal umikot. Tapos, medyo mahina yung hangin. Maandar naman, pero mahina yung hangin niya. Saka parang hirap na hirap sumulak, ano? Okay, subukan natin buksan. Naku, napakadumi. Malinis nga itong pinaka-elisin nito, napakadumi. Magang namang umikot. Tingnan yung pinaka-shopping niya. Okay, matigas dito. Okay, isi-share ko lang to kung paano natin babakasin. Linisin ko na ito dito. Sa ganito, para lumuwag na yung pinaka-LC, dahil mahigpit talaga to, lalagyan natin ng langis. Okay? Abayaan lang natin na lumambot. Ngayon, pagka lumambot yon, kukuha lang tayo ng long nose o kaya yung mga Phillips screw. Tapos, ito, yung pinakadulo ng long nose, yun yung isasangkal natin dun sa mismong shafting niya. Tapos, yan, yung mismong dulo. Yan. Tapos, itutulak natin. Yan. Unti-unti natin hanggang umangat. Yan, matigas talaga eh. Okay. Unti-unti. Yan. Hanggang umangat. Yan, matigas pa eh. Yan. Ganyan lang yung pagbabakras. Tapos, hanggang din natin. Yan, nakalas na. Okay. Okay, sa pagbabakas nito, mayroon din tayong ma-share. Yan, misa kasi nahihirapan din si Mami. Gagawin natin dyan. Walang tayong long nose, ipitin natin dito. Tapos, hatak. Yan, ganyan lang. Simple lang. Okay. Tapos, dito, iskuhan natin. Okay, ganyan lang. Madali lang ito. Okay. Tapos dito, i-check natin. Kailangan natin i-check. Okay, yung capacitor muna, i-check natin kung anong, kung okay ba. Okay. Ang una natin i-check dito yung capacitor. Babakasin lang natin to. Okay, tanggalin natin. Okay, tanggal na. Tapos, tingnan natin sa mismong capacitor niya. Range tayo ng capacitor. Tingnan natin kung okay pa itong capacitor. Para sigurado tayo. Yan. 629 na lang, no? Ang nano parad. Ibig sabihin, hindi siya umabot sa parad. Ibig sabihin, may problema na itong capacitor. Okay. Yan, no? 1.2 UF, pero 628 na lang yung lumalabas. Okay, itong 1.2, minsan, depende kasi sa tindahan kung mayroong 1.2. Kung may 1 UF, pwede rin naman gamitin. Okay? Try natin yung 1 UF. Try natin, ito 1.2. Kung may 1.2, mas the best, ano? Pero kung may 1 UF, kunwari, meron naman sa tindahan 1 UF, pwede rin naman.
0.2 lang naman yung diferensya. Yan, 1 UF. Pwede ito, no? Pero kung 1.5 yun, huwag kayong gagamit. Apo, pwede kasing pagka 1.5, pwede masira yung motor nito kasi mas mainit. Mas malakas nga siyang tumakbo. Pero, pwedeng sirain yung kanyang winding. Masyado kasing iinit yung pinaka-winding niya pagka mas mataas. Gagano siya, walang problema. Kaya lang, pag tumagal, hindi natin masasabi yung buhay ng motor. Okay? Ipinaliwanag ko lang para mas maintindihan. Okay, palitan natin ang capacitor. Yan. Importante yung capacitor. Di ba nina mas mababa siya ng konti, huwag lang yung mataas. Sinishare lang natin kasi baka masiraan kayo ng motor pagka 1.5 ang binigay sa inyo. Dapat parehasang capacitor o kaya mas mababa lang ng konti. Okay lang din naman. Pero kung may mabibigay kayo ng saktong capacitor, mas the best, diba? Yun lang nga. Tapos, dito natin ito. Okay. Check natin kung mas maganda na siya. Okay, mabilis agad. Okay, pero medyo maingay pa eh, no? Madali lang to. Lalangisan lang natin. I-clean lang muna natin to kasi masyadong madumi. Okay? Okay, dapat pagka mini-maintenance natin to, pagka wala kayong mga vacuum or ano, pwede na yung paintbrush. Kahit na yung mga gamit na ano, pwede rin yan. Paintbrushan nyo lang. Kung wala kayong gamit. Pero ako kasi may blower akong ginagamit yan para mas maganda yung paglilinis natin. Hanggang loob, malinis. Okay, pagka nalinisan natin yon, para mas the best na naging din natin ng langis kahit hindi na natin buksan yung pinaka cover niya, lalagyan natin siya ng langis. Ngayon, isi-share ko sa inyo, kuha lang kayo ng mga ano, kahit yung sa baby oil na lalagyanan, tapos lagyan nyo ng straw. Yung kahit din sa straw ng mga ses o yung mga sa mga juice. O kaya kuha lang kayo ng ball pen. Yung mga wala ng ink, yan, pwede yung mga nakalagay dyan. Pwede rin natin gamitin yon. Tanggalin nyo lang sa mismong casing tapos isusok nyo dito. Yung mga wala ng ink. Okay? Ngayon ang gagawin natin dyan, kung makikita natin, yung nasa loob na yan, isushoot lang natin dito sa butas. Tapos, papatakan natin ng langis. Okay? Ganun lang gagawin natin, tsaka dito sa kabila. Isushoot lang natin dito sa mismong butas na yan. Tapos, kung makikita natin dyan, may bushing yun. Papatakan lang natin ng pinaka-oil niya para hindi na natin bubuksan. Okay? Isushoot lang natin. Para hindi na binubuksan. Yan. Unti-unti. Okay. Tapos dito sa kabila. Punasan nyo lang ng ano yan pagka... Okay. Sa kabila rin. Yung may butas na yan ha. Dito sa may butas. Shoot lang natin. Yung pinaka-foam lang yung nilalagyan natin mga katektips ha. Hindi yung pinaka-winding ha. Okay. Tapos sa kabila. Yung mga butas naman. Pagka walang may butas, mayroon pa ibang discarded dun eh.
sa susunod, i-settle natin. Yan. Okay. Tapos dito, hindi po pwede. May nakaharang kasing winding doon. Dito na lang natin lalagyan sa kabila. Yan. Okay. Ganun lang. Yan o. Medyo tahimik na siya. Tingnan natin. Yun. Tumahimik na siya. Tapos lagyan na lang natin din dito. Masiraan kayo ng mga ganito. Kailangan din natin na lamisan na rin. Ginawa na rin naman natin. Okay? Yan, maluwag na. Para medyo maayos na din naman. Okay? Okay, sa uli na natin. Gusto kasi natin na yung matuturin ng mga magulang para ay simpleng pamamaraan lang ay pakinabangan din yung ating nalalaman. Yeah! Yeah. Tapos dito. Okay. Natin kung okay na siya. Kung maganda na ang takbo. Tapos dito, pag maluwag, maluwag dito eh. Ang simpleng tips lang para ilalong nose lang natin pababa. Yan, para sumikip. Tapos, susot natin. Natin, ipasok na. Yun, masikip na. Okay. Check natin dito. Kung okay na siya. Yan. Na. Malakas na. Okay. Okay na siya. Malakas. Ngayon, sasarad na natin. Okay. Oh, susot. Okay. Ganun lang mga kateki. Simpleng pag-repair ng electric pan. Okay na. Yan. Thank you po, mga kateki tips.